Hi, my name is Marlo Arizala. Si Marlo Arizala, na kilala din bilang Xander Ford, ay isa sa pinaka-controversial na personalidad online. Target siya ng mga bashers dahil sa kanyang mukha at sa kanyang pag-uugali. Kahit nagparitoke na siya ng mukha at nagkaroon ng bagong identity, ay hindi pa rin tinatantanan si Marlo ng mga kontrobersya. The Philippine Showbiz List presents ang iba't ibang mukha ng buhay ni Marlo Arizala, aka Xander Ford. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. #5. Si Marlo ay sumikat bilang member ng #5, isang boy band parody na may video na naging viral noong 2015. Ang ibig sabihin ng #5 ay have a successful honor and talent at ang 5 ay nagsisimbolo sa dami ng miyembro nila. Maliban kay Marlo, kasama rin sa grupo ng #5 sina Vincent Minocas, CJ Eliero, Jimuel Macanlalay at Eric Ebreo. Sila Marlo at Vincent ang bumuo ng grupo. Ngunit ang kanilang grupo ay nakatanggap ng maraming bashing at hate comments mula sa mga netizens. Inakusahan sila ng maraming mga bashers at haters ng iba't ibang bagay gaya ng hindi raw sila naliligo at mga rugby boys. Sinagot naman agad ng grupo ang sinasabi ng mga basher. Ngunit sa huli, natutunan na lang nila na tawanan ang kanilang mga basher. Si Marlo ang pinaka-tina-target. Maraming mga memes ang ginawa gamit ang mga picture niya. Tinawag din si Marlo bilang one pants man dahil napapanood siya na nakasuot ng parehong pantalon sa mga several occasions. Ang love them or hate them charm ng #5 ay nakakuha ng atensyon mula sa mga major networks at nagbukas ng oportunidad na mag-guest sa ABS-CBN programs gaya ng Rated K, Gandang Gabi Vice, Love You, and Kapamilya Deal or No Deal ang grupo. Nag-perform din ang kanilang grupo sa Sunday Variety Show na ASAP. Umalis si Marlo sa grupo at naging solo noong February 2016. Choir member. Bago binuo nila Marlo at Vincent ang #5, silang dalawa ay parehong miyembro ng isang church choir. Si Marlo ay kabilang sa kanilang community theater group at naka-attend ng several acting workshops. Sinabi rin ni Marlo na may experience siya sa modeling. Cigarette vendor. Si Marlo ay naging working student. Nagbebenta siya ng sigarilyo upang magkaroon ng pera para pambayad sa kanyang tuition at sa kanyang allowance. Pagkatapos mag-drop ni Marlo sa pag-aaral, ay naging breadwinner siya sa kanilang pamilya. Sa kanyang interview noong 2016 sa Tapatan ni Tuning, sinabi ni Marlo na nagtatrabaho siya upang mabigyan niya ng pera ang kanyang ama at ang kanyang kapatid na noong panahon na yon ay buntis. Palipat-lipat sila ng tirahan dahil wala silang pambayad ng renta. Ngunit nang sumikat siya at nakapagtrabaho bilang entertainer, ang 20-year-old celebrity na si Marlo ay nakakapagbayad na ng renta ng bahay nila sa Cavite. TV shows at cameo. Parating sinasabi ni Marlo at vocal siya na kanyang pangarap talaga ay ang maging isang artista. At dahil na rin sa kanyang grupo at ang pagsikat niya sa social media, naging tulay ito na mas tumindi pa ang kanyang pagnanasa. Dahil si Marlo ang pinakasikat sa lahat ng miyembro ng #5, si Marlo ang parating naiimbitahan upang mag-guest sa iba't ibang TV shows kahit noon na hindi pa siya umalis sa grupo nila at kahit nung nag-solo na siya. Lumabas siya sa teleserye na Dolce Amore na pinagbidahan ni Enrique Hill at Liza Soberano. Sa sitcom na Home Sweetie Home kasama sina John Lloyd Cruz at Tony Gonzaga at sa GMA News TV program na Day Off. Nagkaroon din ng cameo si Marlo sa 2017 comedy film na Mang Kepweng Returns. Xander Ford. Si Marlo ay naging brand ambassador para sa isang skin clinic. Nagpa-facial siya upang mawala ang kanyang mga pimples, isa sa mga tina-target na mga bashers na kapintasan niya.
Noong September 4, 2017, isang Facebook account na nagngangalang Sander Ford ang nagpost ng status na Marlo is dead, I'm Sander, marry me or follow me. Meron itong graphic na may kasamang natatabunan na half skull at half human's face na nagre-resemble kay Marlo. Kasama sa mga text na nasabing post ay Marlo Arizala, May 1997, birth, September 2017, death. Noong September 10, 2017, sa episode ng Rated K, dinetalye ni Marlo ang kanyang surgery. Oo nga, dito ako nakilala. Ito ang sinabi ni Marlo sa kanyang hitsura at sa kanyang desisyon to undergo cosmetic enhancement. Dagdag pa niya, pero may pangarap ako. Pangarap ko na yun nga, yung magbago ako kasi lahat naman ng tao nagbabago. Gusto ko ipakita ko sa tao na yung dating Marlo na nilalait nila kahit laiti nila ngayon, hindi na yun yung ako. Ayon sa report, 6 na oras tumagal ang operasyon kay Marlo. In-explain ng manager ni Marlo na si Vince Abasolo, ang general manager ng Star Image Artist Management, ang kanyang bagong identity pagkatapos ng operation. Ani Vince, kapag nagbago ka ng mukha, it should follow na magbago rin yung pangalan mo, yung personality mo. Sander is parang a very pogi name, tapos dagdagan mo pa ng Ford, very class. So parang yung branding kay Marlo, that's what we want to achieve. Catherine Bernardo, controversy. Ang fans at followers ni Catherine Bernardo ay nagalit kay Sander Ford dahil sa isang leak video noong October 2017. Ang clip ay allegedly na si Sander Ford na binabash si Catherine. Ang lalaki sa video ay tinawag ang teen queen na sakang. Ang video ay parang kinuha sa isang sasakyan ng taong sinisikretong nagre-record sa video. Maraming nagalit sa body shaming na ginagawa ng lalaki sa video. Ang lalaki sa video ay kaboses ni Sander Ford. Yung lobo kong ginagawa ng pali Catherine Bernardo po sa kangkulo. Kaya noon ring October 2017, humingi ng tawad si Sander kay Catherine matapos maglabasan ang video noong siya ay si Marlo pa na nilalait si Catherine Bernardo. Ayon sa kanya, sorry sa lahat ng mga apektado sa video na lumabas, lalo na kay Ate Kath. Madami pang pagsubok ang lalabas, laban lang. Salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Pag-amin ni Sander, marami na siyang natatanggap na hate messages at bilang tao ay nasasaktan din siya. Giit niya, nabigyan siya ng pagkakataon para sa isang bagong simula. Isa Cabrejas. Noong June 2020, naging trending si Marlo sa Twitter pagkatapos ang kanyang girlfriend na si Isa Cabrejas ay inakusahan siya ng physical at sexual abuse sa isang public Facebook post. June 19, 2020, ipinalabas sa programang Raffy Tulfo in Action ang reklamo ng ex-girlfriend ni Marlo o Sander Ford dahil sa pang-aabuso at muntik ng panggagahasa nito. Sabi pa ng ex-girlfriend niya, pinipilit daw siya ni Sander Ford na maligo pero tumanggi siya. Hindi naman pumayag si Isa kaya binugbog siya. Sabi ni Raffy Tulfo, pwede daw kasuhan ng attempted rape si Sander Ford dahil sa ginawa niyang yon. Pilit na tinatawagan ni Raffy Tulfo si Sander Ford pero pinapatay niya ang kanyang cellphone. I am bisexual. Sa gitna ng kontrobersya ni Sander tungkol sa kanyang pang-aabuso sa kanyang girlfriend, noong July 17, inannounce si Sander Ford na ina-identify niya kanyang sarili na isang bisexual at pinakilala niya ang kanyang boyfriend. Sa kanyang Instagram stories, sinabi ni Sander Ford na I am part of LGBTQ na may kasamang rainbow emoji at ang hashtag na hashtag bisexual. Ang verified Instagram page ni Sander Ford ay may description na nagsasabing siya ay isang bisexual aside from sa kanyang edad na 21 years of age. Ayon sa kanya, walang masama sa pagiging bakla. Ang masama ang mga utak ng tao na kahit hindi mo inaano, madaming panlalait ang masasabi sa'yo. Sinabi rin ni Sander Ford na unang nakilala niya ang kanyang boyfriend noong 2018, ngunit nagkita lang sila in person noong 2019. Dagdag din niya, kailanman ay hindi siya nagka-boyfriend. Ngayon lang talaga niya na-realize na may nararamdaman siya para sa kapwa niya na lalaki. Ito ay ayon sa kanyang sinabi sa kanyang vlog. Inaresto.
Inaresto nitong Martes ng gabi, December 22, si Xander Ford base sa warrant na issued by the Regional Trial Court Manila Branch 38 for allegedly violating Republic Act 9262, also known as the Violence Against Women and Their Children Law. Sa live video na ibinahagi ng Star Image Artist Management sa kanilang Facebook, makikita ang kanilang pagbisita kay Xander sa piitan ng Tondo sa Maynila kung saan kasulukuyang nakadetain ang kanilang dating talent. Sa bisa ng warrant of arrest sa kasong isinampa ng kanyang dating girlfriend, inaresto si Xander sa Pasig na kanya rin nilahad sa nasabing live video. Ayon sa report, sa ngayon mananatili muna sa loob ng kulungan si Xander habang inaayos pa ng kanyang former talent manager ang piyansa na 18,000 pesos. Ano ang iyong masasabi sa kinahinatnan ng buhay ni Marlo Arizala o Xander Ford? Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!